kapatid, love ko po talaga ang bago kong tahanan dito. Pero gusto ko rin po namang makasama ang ating mga kapatid na wala dito sa studio at wala rin sa kanilang tahanan dahil nagtatrabaho sila. Kaya po magiging bahagi ng aking bagong show ang susunod na mapapanood ninyo, ang aking Pairs Time. Dito po sa Pairs Time, gagawin ko ang mga bagay na matagal ko na pong gustong subukan or never na naisip subukan pero kakailanganing subukan at ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Ayan, wag lang pong ikamamatay o ikapapahamak kung saan po ako unang pumunta at ano ang ginawa ko para sa aking Pairs Time. Heto po mga kapatid, panoorin po ninyo. Nandito po tayo ngayon sa Metals Industry Research and Development Center or MIRDC. Kasama ko po ngayon ang member ng Philippine Welding Society na si Evangeline o Eva Flores. Hello Eva! Hello, maganda siya po sa iyo. So anong fulfillment para sa iyo ng ganitong trabaho bukod sa kinikita mo or pwede mo pang kitain? Sa fulfillment is medyo masaya talaga dahil kahit mahirap yung trabaho, natatakot? Hindi or naman po. Mm-hmm. Kasi sanay na eh. Tsaka para sa anak mo, talagang gagawin mo lahat. Naku, natatakot ka ba noon sa mga posible maging injury mo? May takot din nung una kasi syempre, baka mag-ground ka, makuryente. Yun yung takot mo dun eh. Then, siguro sabi ko nga sa sarili ko, kung ang focus mo is nasa pamilya mo, mawawalan ka ng takot. And the same time, kung naka-proper PPE ka naman, mm-hmm, hindi ka masasaktan. Eto, meron kang dalawang anak Eva, sina Erica Jasmine at saka si Eunice Judy po. Ayan, parehong babae. Parehong babae. Anong sinasabi nila tungkol sa trabaho mong pag-welding? Pag isinasama ko sila sa trabaho ko, kasi talagang pinapakita ko sa kanila kung gaano kahirap. Para naman, mami, masabi nila, mami, ang hirap pala niyan. Parang i-cherish nila yung work. Ma-appreciate nila yung ginagawa mo. Then, sasabihin nila, mami, okay lang ba na maganyan din kami? Ah, tinanong ka niya! Yes, tinanong ako ng bunso ko, lalo na yung bunso ko. Okay. Then yung panganay ko, sabi ko, ano kaya, sumali ka sa mga competition ng welding competition. May welding competition? Meron din po. Anong mga, category? Yung contest? May category? May category siya na pabilisan? Hindi po. Pag kasi iba, pagandahan. Or either papuliduhan. Pulido yung trabaho. At the same time, sabihin, pag in-x-ray siya, talagang wala siyang defects na makikita. Wow, para talagang parang pinanganak na mag-isa. Opo. Ganon. So, inaral mo to dito sa TESDA. Opo. So, dito ba sa TESDA kompleto? Meron, opo, kompleto. Ang ganda. So, kung merong mga babaeng gusto po sa inyong maging welder din, nakatulad po ni Eva, you can always check out TESDA or kahit sa katulad ng ginawa mo, sa ino-offer sa inyong mga barangay, di ba? Meron po. Tapos, nagbibigay sila ng mga libreng, meron sila mga voucher na ipinamigay. Yun po yung nangyari sa akin. Kumbaga, grinab ko lahat ng opportunity na makuha yung mga libre. Kaya po nandun yung mga libreng oportunidad na yun. Hindi ba, Eva? Para nga po kunin ninyo. Talaga yun naman, po. Ang kalaban lang naman ng pag-asenso, hindi ba? Katamaran lang. Opo. Kumbaga, yung opportunity nag-knock sa'yo, grab mo na. Hindi yung pinalampas mo. Tapos, ay, sayang. Sa akin, kasi 4 times po eh. Four times. Hindi pala hanggang 5 times kung nakuha yung opportunity na yun. Meron ka bang naramdaman na kahit kaunting diskriminasyon mula sa mga kapwa welder mo na lalaki o siguro yung mga kung nagtrabaho ka na yung mga nag-hire sa'yo na mas gusto nilang lalaki, meron bang ganun? Wala naman po kasi parang nung pagpasok ko, babae ito okay ah. Mm-hmm. Parang ganun lagi sila, astig. Naku. Naku Eva, eto na tayo. Salamat pero sasamahan mo ko ngayon para sa aking Pairs Time. Tawag sige namin dito. Kasi first yung time. First time sa lahat ng gagawin kong Pairs Time. Okay. Sa aking bagong programa, itong pagwe-welding. At ito ang lagi ko ipagpapasalamat sa'yo. The first time ito sa aking mga Pairs Time na gagawin sa aking show. Sana wag kang masyadong mahigpit sa aking unang pagsabak sa pagwe-welding dahil okay, excited ako baka ma-weld ko sarili ko. Hindi naman po ati Shabby. Okay, let's go Eva. Okay, let's go. Aha. Sobrang ang bright. Uh-huh.
So, eto na po, mga kapatid, ang kinalabasan ng aking first time sa pagwe-welding. And, eto po, sa pagpili ng pag-welding, Ate Eva, bilang kanilang trabaho, ano? Hindi lang napatunayan ng ating mga babaeng welders, mga kapatid, na kaya ng babae ang ginagawa ng lalaki. Mas importante, kaya ni Eva, at patunay po ito na gagawin ng ina ang lahat para sa kanyang mga anak. Hindi ba? Okay. Piliin nyo lang kung ano talaga yung feel na feel nyong gawin. At syempre, ipersunin nyo. You can't go wrong. Maraming salamat, Ate Eva. Pinabigyan mo kami dito. At thank you very much. Ako po si Sharon, kasama niyong nag-first time sa pag-welding. Lagi niyong kasama, kapatid. Safe, tapos cycle. Press. Apo. Okay. Simple nga na lang po, token lang para sa pagbisita niya sa amin. Oh my goodness! Ay, Lord! Thank you, Miss Jen!